sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kabayan News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Kabayan News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ang sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Mga kabayan, ikinagulat ng lahat ang naging pahayag kahapon ni dating Pangulong Duterte kung saan ay tila biglang kambyo o bumaligtad matapos itanggi na wala siyang sinabing adik si PBBM. Ito ay sa kabila ng mga nauna niyang pahayag noong nakaraang linggo na adik si PBBM at may presidente tayong bangag. Pero wala akong sinabi na patayin ako ni Marcos niya. Takot pa naman ako mamatay ng matanda na ako. Dahil sa biglang kambyo ni PRRD, nagulantang ang ating mga kababayan kung ano ang pangunahing dahilan ni Duterte at bigla niyang binawi ang mga nauna niyang pahayag laban dito kay Pangulong Marcos Jr. Samantala, nagsalita na si Pangulong Marcos kaugnay sa mga pahayag ni Pastor Kibuloy na nakikipagsabuatan si PBBM sa mga Amerikano at FBI para ipadakip at ipaaresto siya dahil sa mga akusasyon sa kanya. Sa isang interview, tinawanan lang ni PBBM si Kibuloy kaugnay sa mga banat sa kanya ng pastor. Walang niya gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang ano yun. Huh? What? Sa huli, pinayuhan ni PBBM si Kibuloy na humarap na lang sa Senado para sagutin ang mga akusasyon sa kanya at para ipaliwanag ang kanyang panig kung talagang inosente siya. Kaya kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan. Eh sabihin, pagka ganito, anong mangyayari yan? Hindi siya sisipot, hindi siya supit, ang papakontempt siya. Tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Kung matatandaan, pinayuhan din ni former President Rodrigo Duterte ang kaibigang si Pastor Apollo Kibuloy na magpaaresto kung ayaw niyang humarap sa Senado. Samantala, kinatigan naman ni Senator Rizza Hontiveros ang mga payo ni PBBM na dumalo si Kibuloy sa susunod na pagdinig sa Senado. Ayon kay Hontiveros, ipapakontempt niya si Kibuloy at ipapaaresto kung talagang hindi siya lulutang sa isasagawang pagdinig sa darating na March 5 ngayong taon. Sanayan po ako kay President. Dapat humarap talaga si Apollo Kibuloy sa pagdinig pati dito sa Senado. At gaya ng sinabi ko nung isang araw ay bukas ang Senado para sa kanyang panig at siya lamang ay aming hinihintay. So, wala pa rin sa tamang ugali ng pagrespeto sa hearing ng komite ng Senado at wala pang sinasabi ang intensyon na i-honor yung sapina. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, ano kaya ang pangunahing rason ni former President Duterte kung bakit biglang kambyo at binawi ang kanyang mga pahayag laban dito kay Pangulong Marcos Jr.? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming marami pong salamat. Walang niya gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang ano yun. Huh? What? Why would anyone want to do that? Tinawanan lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paratang ng religious leader na si Apollo Kibuloy na nakikipagtulungan umano siya sa gobyerno ng Estados Unidos upang maipapatay ito. Natanong tungkol dito ang Pangulo bago tumulak papuntang Australia para sa isang state visit.
Pinayuhan na lamang ni Pangulong Marcos si Kim Buloy na humarap sa mga pagdinig ng Kongreso at sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Well, I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate, to say his side of the story. Sa ganitong paraan, ayon sa Pangulo, magkakaroon ng patas na pagtrato at malilinawan ang mga isyung kinakaharap ni Kim Buloy. We're trying to be fair here and allowing him an opportunity and forum to make his case. So I think we should take advantage of it. Dinidinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang ukol sa mga alegasyon ng human trafficking, sexual abuse at violence laban kay Kim Buloy at sa grupo nito. Kinatigan ni Senadora Risa Ontiveros ang payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat dumalo si Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Kim Buloy sa ikinakasang pagdinig ng Senado at Kamara hinggil sa mga alegasyon laban sa kanya. Binigyan diin ni Pangulong Marcos ng pagdulo ni Kim Buloy sa ikinakasang pagdinig ng 2 kapulungan ng Kongreso ay magpapahintulot sa kanya na depensa ng sarili at maiwasan na rin ang anumang komplikasyon. Ayon kay Ontiveros, bukas ang Senado para sa kanyang panig at si Kim Buloy lamang ang kanyang hinihintay. Sang-ayon po ako kay Presidente, dapat humarap talaga si Apollo Kim Buloy sa pagdinig pati dito sa Senado. Gaya ng sinabi ko nung isang araw ay bukas ang Senado para sa kanyang panig at siya lamang ay aming hinihintay. So, wala pa rin sa tamang ugali ng pagrespeto sa hearing ng komite ng Senado at wala pang sinasabi ang intensyon na i-honor yung subpoena. Umaasa naman ang senadora na dahil ang punong ehekutibo na ang nanawagan sa religious leader na dumalo sa hearing ng Senado ay may bigat ito kahit kaunti. Sa ngayon anya ay wala pa rin pagpapahayag ang kampo ni Kim Buloy ng interes na umarap sa pagdinig at inilalarawan pa ng kampo nito na bogus hearing ang investigasyon ng Senado. Sa oras na magmatigas pa rin si Kim Buloy na hindi humarap sa pagdinig, sa gitna yan ng pagpapadala ng subpoena-request ng Senado, ay tiniyak ni Ontiveros na ipapasite in contempt at ipapaaresto niya ang naturang pastor. May drug addict tayo na presidente. Sa isang talumpati sa prayer rally sa Davao City, tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na drug addict si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inilarawan ng dating Pangulo si Marcos na bangag at sinabing alam ng Armed Forces of the Philippines ang tungkol rito. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Si presidente, wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Ano yung namin noon? If I can say it for to Marcos, I can say it for all. Ayaw ingnawa kay antibiotic na to o kay aspirin. They're all drugs. It's just nomenclature. Pero wala akong sinabi na patayin ako ni Marcos niya. Takot pa naman ako mamatay ng matanda na ako. Gusto ko pa mabuhay mga another. Hanggang mamatay si Kadwaya. Magsabay kami. Ano totoo kung may makita ako na upurinir magsalita sa akin harap na pag hindi kita sinampal. Ano? Wala mang preso yan. Guilty ka agad. Did you slap this idiot of the associated whatever? No. Pakialam kayo ng pakialam. Hindi naman kayo nakakutulong.
Marcos nga, look, idiot. If you are not really an idiot, because you are an idiot, sino ba naman gustong pumatay sa kapwa-tao niya? Kung may gusto man akong patayin kayo, kayong pumunta dito sa bayan ko. Noong mga minuno namin na walang alam, pumunta kayo dito, you occupied my country for so many years. Spain for 400 years, Americans how many years. And you talk like a shit. Ang ina niyo ba kung turuan? Talk about human rights. How many years of oppression? Nagtiis tayo sa mga kamay ng mga banyaga. Tang ina nila. Tapos kung magsalita ka, no, look who's talking, ika nga. Nga tayong turuan. Ako ba? Bakit ko patayin Pilipino? Kasi gusto ko pumatay ng puti. Sila yung may kasalanan, hindi yung Pilipino. Eh, yung ngayon, kung Pilipino ka naman, and you're fucking with drugs, destroying the mga bata, eh, ibang istorya yan. Sinasabi ko naman, at saka ako nag-warning. At ang warning ko, walang para-para. Wala akong qualified or condition. Huwag mong gawin yung papatayin niya ng putang ina mo. Sabi ko sa Afrika, ka muna matago. Kaya hindi ka mahalata doon. I really do not know. I do not want to... He's on his own. Alam mo naman ako, presidente ako, tapos I started as a prosecutor, fiscal, mayor, president. I cannot afford to double with yung mga ganito, mga bagay nito. So, alam naman niya, kaya niya, he has the resources and all. And he has a lot of brains to navigate his way. Paano niya paikot-ikot sa buhay. Pero at yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.